Hello, hello guys, welcome to my YouTube channel. So magandang hapon, magandang gabi, umasa para sa mga nasa Middle East. O nga pala guys, para sa mga OFW, kung paano po magpataas ng sahod sa mga katulong lang, sa mga household worker na katulad ko. Kasi nga, isishare ko lang naman. So, today's video, isishare ko sa inyo kung paano magpataas ng sahod sa mga among matitigas ang ulo at parang hindi nila alam ang mga obligasyon nila sa atin, no, bilang kasambahay nila, sa mga tulad ko lang naman na kasambahay. So, ang video na to para lang sa mga kasambahay na tulad ko na yung amo parang walang planong magpataas ng sahod, ganun, parang hindi man nila naiisip ang trabaho mo, ganun, na ganito ganyan, kailangan mo rin na pag the end na ng kontra, kailangan kang taasan ng sahod, ganun. So, ang video ko na to, ay before pala pa tayo mag-start, subscribe nyo muna ako. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so subscribe ka na po. So, ipanintay mo. Wait muna kita, mga 1 minutes. Nice. Okay. Subscribe mo ako at saka like natin kung pwede. Okay? So, ang video na to ay para lamang sa mga nandito sa Middle East or sa mga ibang bansa, hindi ko na alam. Basta nasa Arab country lang. At yung mga kapwa ko, OFW na nasa bahay nagtatrabaho. Ewan ko lang kung sa labas, hindi ko na po sakop yun. Pero ang video ko lang po na ito, naisipan ko lang po i-share based my own experience, ay para lang po sa mga katulong na katulad ko. Okay? So, mag-i-start na tayo. Paano nga ba magpataas ng sahod? Okay? So, paano nga ba tayo mag-umpisa na sabihin na kailangan na natin magpataas ng sahod? Kasi nga, nag-end na ang kontrata natin. Paano natin sasabihin sa amo? So, i-practice mo yan siya. Pwede mo i-practice kung anong sasabihin mo, yung piliin mo yung mga words na hindi nakakasakit. Okay? Yung mga words na yung totoo. Totoo na, kumbaga yung parang hindi sila magre-react ng mga ganito ganyan, hindi kanila pagagalitan, kumbaga. At saka, o nga pala, isasabay ko na lang din, dalhin nyo po ang kontrata ninyo papunta sa mga amo ninyo. At sabihin, kung alimbawa, sasabihin mo tulad sa akin, based my own experience, kasi nga na-finish 2 years na ako, dati nasa Saudi ako, ganun dito ang ginawa ko. So yung amo ko, walang plano kung taasan. Gusto niya ako mag-extasan, hindi. Gusto akong ipa-extend. Pero, wala man lang, kumbaga pampalubag loob, natataasan ako ng sahod. So, sabi ko, ano nga bang dahilan ko na mag-i-extend ako? Okay? Kasi nga, minsan, may kasamaan din ang pag-uugali nila. Nandun na yung hindi sila kontento sa trabaho mo. Nandun din yung ayaw ka nilang magpahinga. Nandun din yung habang kumakain ka, inutusan ka. Nandun din yung wala silang respeto sa iyo, parang hindi ka tao sa pakiramdam nila. So, para ano pa? At bibigyan natin sila ng free, no? May pagkakataon, bakit hindi? Nakalagay yan sa kontrata natin. Every end of the contract, may ano tayo, kumbaga may hadiya tayo, hindi ko alam. Pero yung ano, yun lang ang narinig ko sa ano, sa PIDOS, na kailangan talaga na magkaroon ng end, halimbawa nag-end ng kontrata mo, kailangan ka talaga nilang bigyan ng kung magkano ang amount ng ano mo, tulad ng indemnity ngayon, kung magkano ang amount ng salary mo, yun ang ibibigay nila at the end of your contract. Okay? So, sa akin, sa pag-uumpisa ko dun sa Saudi, nung nasa Saudi Arabia ako, sa mga nasa Saudi, ang pag-uumpisa ko, dati sabi ko, madam, sabi ko, patapos na po ang kontrata ko, sabi ko, ano bang plano mo sa akin? Sabi ko, anong plano mo? Sabi ko sa amo ko. Sabi niya, bakit ikaw? Anong plano mo? Sabi ko, gusto kong umuwi. Sabi ko, baka hindi na ako babalik. Sabi ko. So, sabi niya, balik ka. Sabi niya sa akin, kailangan daw niya ako. So, yun. Kailangan daw nila ako kasi mahirap daw makisama na naman kung may bago silang katulong. Makakakuha silang katulong. Siyempre, may pera sila eh. So, makakakuha sila ng pera. So, ang sabi ko, madam,
kung sabi ko, kung gusto mo akong bumalik ako sa kanya, syempre, taasan mo ang sahod ko. Sabi ko, taasan mo ang sahod ko, syempre. Eh, sa mga opisina nga, kapag ka gusto yung trabaho, napopromote, diba? So, kapag, kapag ka napromote na, so, tataas din syempre ang salary, oh. Sabi niya, hindi daw pwede. Hindi daw pwede, oh. Di sabi ko, kung hindi pwede, di, sabi ko sa iba na lang ako mag-a-apply nila ang trabaho ko. Kasi nga, tayong mga Pilipino, ewan ko lang, hindi ko nasakop yung iba. Basta sa sarili ko lang, tayong mga Pilipino, hindi na tayo pwedeng utusan. Hindi na tayo pwedeng sabihada, sabihada, sabihada. Hindi na, di ba? May mga isip tayo. Isang beses lang sinabi sa atin kung anong dapat gawin. Naka-program na yun. Kumbaga, naka-save na yun sa mga memory natin. Na ganito, ganyan ang gagawin ko. Nunig ka ng utusan. Di ba, ganyan tayong mga Pilipino. So yun na nga, itutuloy ko na, no, di, parang di, parang hindi nyo na matatapos ang video natin kasi, na to kasi sobrang haba na, no, kasi maaaliw na lang kasi sa pagtingin ng kilay ko, sobrang haba dyan, sana all, kilay pa more. O nga pala, sinabi ko sa kanya ayaw niya daw, ayaw niya, sabi ko okay lang din naman kung ayaw mo, sabi ko, uuwi ako, mag-a-apply ako dito din ako, kako sa, ano, sa Saudi, sabi ko, eh, yung pinsan mo kako, gusto daw ng katulong, baka pwede niya akong i-request, sabi ko, sasabihin ko sa kanya, oh, natahimik yung amo ko, dami-dami niya, ewan ko, pinag-chismis niya ako, bali sa buhay niya, basta kaya ko, ano, nasa loko, nasabi ko na, yun, nung isang araw, sabi niya na, nasabi niya, siguro nakapag-isip-isip, nakapag-usap silang mag-asawa, eh, okay na, okay, di tataasan na daw ang sahod ko. Eh, di wow, sana all. Diba? Eh, kung hindi ka magtataas ng sahod, hindi talaga sila magtataas ng sahod sa'yo kung hindi mo sila gigisingin. Dapat, tapos na, sapat na ang dalawang taon na pagtitis sa maliit natin sahod, ano, dapat na din tayong taasan konti. Hindi nga sila naglilibre, diba? Kahit shampoo, sabon, hindi nga nila mailibre sa atin, ano. Kailangan natin taasan sahod natin, syempre. So yun, ang ginawa ko, sabi ko ganun, nararapat lang naman talaga, sabi ko, nataasan kami, sabi ko, dapat nga sana, dapat every one year taasan ang sahod mo, hindi daw pwede, sabi niya, hindi daw niya kaya. So, yun, tinaasan nga ako, una kong sahod, una niyang taas sa akin, yung naging 1,000, naging ano, naging 1,800, ang sahod ko, eh tinaasan ako ng 3,000 sa ay 300 pala sa Saudi ako dati, 1,500 ang ano, eh ang minimum salary sa Saudi is 1,500, so tinaasan ako, ginawang 1,800. Nag-away pa kami noon, nag-away pa kami. Ayaw niya pang magbigay. Sabi ko, eh nakauwi na ako, bumalik ako, eh kasi nga tataasan ng sahod ko. Kako, ganyan lang din naman pala, kako, na hindi mo naman pala tutuhanin. Sabi ko, saan din ako bumalik? Diba? So, kailangan natin, ang lesson na makukuha sa mga ganun, kailangan natin ipaglaban ang karapatan natin. Kasi may paper tayo. Diba? May paper tayo. Legal tayong napunta sa kanila. Hindi nila tayo pinulot sa kung saan-saan lang. Kaya huwag matakot magreklamo sa mga amo. Huwag matakot magreklamo mga ganito-ganyan na kailangan mo kong tasa ng sahod o ganito-ganyan. Diba? Kailangan maging ano din tayo ba? Kumbaga, itaas din natin ang bandila natin, char. Kasi nga, ano pa, anong gamit ng bunganga natin kung magtatatahimik lang tayo, diba? So, kung natapos mong video na to, kung anong nakuha mong lesson, kumbaga, dapat sana makatulong sa inyo yung mga mahihina ang loob, yung tatahi-tahimik lang. Kahit na mali na yung ginagawa ng amo, tahimik pa rin yung hindi ka na nga tinataasan ng sahod, pinipigilan ka lang konting lamding, tapos babalikan mo sila ng gulaman lang, hindi man lang tataasan ng sahod mo. Kung may tiwala ka naman sa sarili mo, may confident ka sa sarili mo na mabuti ka namang kasambahay, at saka nararamdaman mo din yan, mararamdaman mo kung gusto ng amo mo ang trabaho mo, mararamdaman mo yan. So kailangan mo ding kumbaga pakinabangan ng pagkakataon, char, ano ba yung tawag doon, ewan ko. Kailangan mo din samantalahin, kumbaga, ang pagkakataon na ganun. Kailangan mo, syempre, magpapresyo. Okay? So, wag na lang puro sila ang masusunod. Natapos ka na ng 2 years contract. So, kailangan mo na rin gumawa ng
Kumbaga, ikaw na, kailangan mo lang, kailangan mo lang magsalita, huwag ka na puro tatahimik lang. Kasi hindi pwede, sayang, ang isang taon, nagugugulin natin sa maliit nating sahod. So, kailangan natin, pag the end ng contract natin, kailangan natin talaga magpataas ng sahod. Tapos, kung ayaw nila, hindi nila mabanggit-banggit, banggitin mo. Alam mo naman, basahin mo yung kontrata mo, nasa kamay mo, mga kontrata mo, hindi pwedeng nasa kamay ng mga among kontrata. Kahit nga sana passport, nasa kamay natin yun eh. Diba? Nasa sa iyo ang kontrata, basahin mo yan. Tulad sa akin, daladala kong kontrata ko. Daladala kong kontrata ko nung lumapit ako sa madam ko. Kasi matapos namin mag-usap, sabi niya, hindi daw pwede. Oh. Wala, tahimik na lang ako. Parang wala lang. Pero nahihiya ako syempre. Parang wala lang, hindi ako nagpapalata. Isang araw, sinabi ko sa kanya, sabi ko, andito, sabi ko ang ano, sabi ko ang kontrata, sabi ko kahit nga day off meron dito eh, once in a week ako may day off pero hindi nyo binibigay, sabi ko. Tapos ngayon gusto mo akong bumalik, sabi ko, nung hindi mo man lang tataasan ang sahod ko. Sinabi ko talaga ganun sa amo ko, sinabi ko ganun, sabi ko okay, wala tayong magagawa, sabi ko, wala namang sapilitan to eh, sabi ko. So kung ayaw nyo sa akin, sabi ko, maghahanap ako ng iba, marami naman siguro ako makikita ka ako na iba na mapapasukan. So, kasi nga gusto ka nila, tataasan kaya nila, pero hindi nila agad-agad tataasan ang sahod mo. Kumbaga, hindi nila agad-agad ganito ganyan na bibigay agad-agad sa'yo. Kumbaga, mag-iisip ang mga yan, mag-uusap sila, mag-asawa, ganito ganyan. So, at least nasabi mo, diba, na hindi sapat ang sahod mo. Sapat kung sasapat, pero nag-end na ang kontrata mo. So, whether they like it or not, kailangan nilang taasan ang sahod mo. Diba? Natapos ang kontrata eh. Kailangan nang mag-increase ang salary mo. Ang dami kong sasabihin pero humahaba ang video ko. So, ganito na lang. Yun na lang. Okay? Bye-bye. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and like and share para updated po kayo sa mga upload, sa mga i-upload ko pang mga videos. Okay? So, salamat. Thank you for watching. Thank you guys. Babu, and have a nice day. Good morning.